Ngayon, no, rito kay ano, kay Mayora, kay Sara. Okay, pag-usapan naman natin to saglit si Sara. Kay Sara naman ho, ulitin ko lang, tumatakas po ang ano, ang simpatya ng taong bayan sa kanya, sa kanyang naging desisyon ng manindigan na huwag tumakbo. Maaring hindi niya alam, she may know or may not know, 'di ba, na ipangbabangga siya kay Bongbong Marcos. 'Di ba? O kaya naman eh gusto lang ho. Ito, explain ko sa inyo tong minsanan lang ha. Pero kung sino yung gusto mag-download ng video na to, you have all the rights. Hindi ko ugali yung balikan kasi dinownload yung video ko, hindi po. Hindi wala tayong copyright. I'm not a copyright holder of any videos here sa channel ko. At hindi ko ho kayo i-take down. Ito ho ang nakikita ko rito na gusto hong mangyari. Ito yung gustong mangyari nila. Yes, tama kayo ron, Ate Jem. Nangyari ho yung Betay kay Leo Echegaray panahon po ni Erap. Di ba? Kaya lang nga ho, ang problema, puro tapang si Erap. Kinulang siya sa talino. Hindi ko sinabing bobo. Okay? Marunong si Erap, magaling mag-English yan, pakingkoy-kingkoy lang. Kaya lang ang problema kay Erap, yung katangian ng isang lobo na kumilala kung ano yung mga patibong sa kanya dyan sa dadaanan niya at sa paligid niya na inilatag ng mga kalaban niya, ng mga lobo. Ah, wala siyang taglay na ganong klaseng ano eh, pagiging yung witness. Ah, wala siyang ganon. Yung naging problema niya. Oh. Ngayon, wala na si Erap, di ba? Dapat nanindigan din si Erap. Di siya nadala sa public pressure. No, hindi. Kulang pa yung Leo Echegaray. Magbitay pa tayo rito ng drug lord. Magbitay pa tayo rito ng guilty sa ano, sa graft and corruption sa gobyerno. Dapat ganoon eh. Kaso nadala si Erap. That's a sign of his weakness. At magmula doon talagang tinrabaho na siya ng mga kalaban niya. Ngayon, balikan naman natin ito si Inday Sara. Ako po ay bilib na bilib si Inday Sara at ganoon din ang mga maraming tao. Tumataas ho ang kanilang paghanga sa kanya, lalo na ho sa mga loyalista. Okay? Inaalala kasi ng mga loyalista, pag may pagbinangga niya ang Duterte, ang tanong nila, eh, boss, JDB, mahahati ang boto. Sagot ko, hindi ho mahahati. Baka nakakalimutan nyo. Kayong mga loyalista, kayong mga goldista, tayong mga goldista, kasali pala ako doon. Ha? Kaya nga tayo tinawag na loyal, di ba? Because we produce loyalty votes. Tama? O, taas ang kamay. De, wala tayong kamay rito eh. Hindi ito Zoom meeting eh. Di ba? Kapag sinabi nating loyalista, loyalty votes po ang pinuproduce nila. Di ba, Attorney Glenn Chong? Shout out po kay Attorney Glenn Chong. Loyalty votes. Ibig sabihin, pag nagmanggaan itong si Sara na sinuportahan ninyo, kasi hindi siya ang binoto ko eh, ang binoto ko si Miriam Santiago, na binoto ninyo, ay makukuha agad ni BBM ang boto nyo. 16 million, 15 million. Eh, pamigisay, sabihin na lang natin 14 million ulit. 14 million na lang tayo uli muna. Di 14... 14 million, yan, hindi agad mapapakinabangan ni Sara. O ng mga run, Sara run na yan, Sara all. Diba? Ang mananalo rito, syempre, kung sino agad yung nakakinabang sa ganyang karaming boto. O ngayon, eto na, sasali pa raw ang Iglesia ni Cristo na over the history, laging Marcos yan. Diba? O. Yan nga sinasabi, Mount Cabin, di ba? They claim kanila yung 14 million yung 16 million daw ipinanalo ni Tatay Digong. Kanila daw yun, pure lang daw yun sila. Ay, ano ka kung ginawa ng mga loyalista? Nagtong its? Binoto lang si BBM tapos hindi na binoto. May ganong analysis po eh. Binoto lang ng mga loyalista si BBM. Kasi nga hindi rin nila binoto si Miriam Santiago. Oo. Diba? Yun hong 16 million na nagpanalo kay President Duterte, kami lang yun. Walang loyalista.
E ba't din yung binoto si Cayetano? Tinatamad kami. Di ba? Tinatamad daw sila. Oh, yan ang mahirap. Yan kinakailangan dito para talaga solid. Isko. Ano yung boto sa presidente? Boto natin sa vice. Para walang lugaw ang utak na baka biglang pumalit sa presidente. Diba? Hindi natin alam ang buhay ng tao. So, kailangan yung spare president natin, malakas ang katawan, matalino, magaling mag-isip, ka-level ng presidente, kasundo ng presidente. Okay? Ganon ang ibig sabihin doon. Hindi alalay ng presidente. Oh. Eh, Mel, pabayaan mo na yung unggoy sa likod ko. Nandiyan naman yung ate niya eh. Oh. Ngayon eh, kapag, ulitin ko lang, hindi tumakbo si Sara, hindi nagpadala sa sulsul ng mga ito. Ang aking apila lang po kay Sara, sana tumakbo siyang senador. And let President Duterte run for vice presidency. Diba? Oh, yun ho yung nararapat diyan. Dile, 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 dile